Assalamu alaikum. Kumusta po kayo? Sa video na ito, tatalakayin natin yung patungkol sa nangyayari kay Mufti Menk, isang kilalang motivational speaker. At itong issue na naman na itong issue ginagawa sa kanya o marites na naman na fake news sa kanya. Ano nga ba nangyari dito? At may nagsend sa atin patungkol dito, so gagawa natin ng video para may matutunan din tayo doon, inshallah. So, sa pangyayaring yon, ito ay mula sa UAE na ginanap, kung hindi ako nagkakamali sa Dubai. At meron silang program na event na pangyayaring mag-iiftar ang mga sama-sama mag-iiftar at iniimbitan nila yung mga ibang imam o ibang pare o leaders mula sa iba-ibang relihiyon or sekta. So, para ma-educate sila, mabigyan sila ng information patungkol sa Islam, kung ano ang Islam, haligi nito, ang Ramadan ay isa sa haligi ng Islam, at bakit nag-ayon ng mga Muslims. So, yung iftar na yun is may purpose. Ang iftar is yung oras ng pagkain ng isang Muslim kapag nag-ayon o tulad nitong Ramadan. Bago lumubog ang araw, pwede nang kumain. So, yun yung iftar. So, si Mufti Menk is naimbitahan sa oras din na yun na mag-iftar kasama ang mga iba pang mga group leaders ng iba-ibang religion para ma-educate sila patungkol sa Islam. So, napakagandang ano din kahit papaano project. Dahil doon naman din tayong dahilan kung bakit tayo pinadala bilang maipahayag ang mensahe ng Islam sa mga tao. So, yung time na yun ay may umupo na Hudyo na mula New York na ngayon ay naninirahan sa UAE. At yung Hudyo na yun ay umupo sa kanyang tabi at hindi niya kilala, so in-interview niya, tinanong niya kung taga-saan o bento kanya. After ng event, nakita niya sa ibang news ay okay naman. Nagsabi na kinuha din yung caption o kinuha yung picture na yon na katabi niya yung Hudyo. Tapos may mga okay naman na caption. Sinabing ito ay naging pagtitipon ng mga iba-ibang relihiyon para sa ganun is maipaunawa sa kanila ang paniniwala sa Islam o anuman. Pero pagdating niya ito sa Al Jazeera News, ay iba ang pagkasabi sa Arabic version. So, ako dati, bata ako, ito yung news na lagi ko pinapanood dahil yung Arabic version. Kasi yung panahon sa Pinas, sabi ko nakakalimutan ko ng Arabic, walang makausap na Arabic. So, nanonood ako ng Al Jazeera News sa Arabic version. Pero tulad yung nangyari kay Nas Daily na na-issue din siya, ginawan siya ng pag-English version ng Al Jazeera News, iba din yung sinasabi nila. Pero pagdating sa Arabic, iba din yung pagbabalita nila. Medyo may pagka-ABS-CBN din ito kung makabalita. So, ako sa totoo lang tiwala ko to dahil ang ganda din ng paggagawa nila ng mga documentary, talagang totoo. Pero sa English version yon. Pagdating sa Arabic version, kapag nakakaintindi ka ng English at Arabic at magbabasa ka ng Al Jazeera, makikita mo parang dalawang mundong magkahiwalay. Iba yung balita nila sa English, iba din yung pagkabalita nila sa Arabic version. So, ito yung sinabi din in-explain yung Nas Daily at kitang-kita din ng mga kanyang ebidensya sa mga caption ng parehas na balita pero kinuha niya yung English at yung Arabic version ay magkaiba ng pagkabalita. So, kung ito sa English version ay GMA magbalita pero pagdating naman sa Arabic version ay ABS-CBN sila kung makapagbalita. So, bias talaga, parang lumalabas ka doon. Iba yung gusto nilang isubo sa isip ng mga Arabo na ganito, ganito, ganyan. Pinapa-worse nila. So, pagdating ko kay Mufti Menk sa Arabic version is iba yung pagkabalita. At may parang sinisingit doon ng mga issue noon panahon, ganyan, na ini-issue sa politics, no? Pinagkoconnect tayo na sa politiko na kumbaga ba kasi Mufti Menk ay sumusuporta na sa Israeli, nakiki-iftar sa kasama ang Israeli, whatever. So, ako sa totoo lang kung tatanungin mo ako bilang Palestino, di ba? Aasahan mo sa akin, galit na galit ako sa mga Israeli. Alam mo, ang galit nilalagay sa tamang lugar. Kinikilala mo, kasi kami kilala namin sinong kalaban namin bilang Palestino. Kilala namin. So, pag tumira ka doon at namuhay ka, alam mo kung sino yung kalaban, alam mo kung sino yung kaaway. Iba yung Jewish, Israeli, sa Zionist. Yung Zionist, ito yung politiko, ito yung nag-imbento ng pag-occupy, pagnanakaw ng lupa ng mga Palestinian. Pero ang mga Jewish, isa tong relihiyon na taga-followers ni Moses. So, anong problema kung may Hudyo sa harap ko? Hindi ba sila magkarapatan para idawa sila? Bawal na ba sila umupo sa tabi natin para makausap sila? Eh tayo nga mga Kristiyano kinakatabi natin. Sa totoo nga lang, Ahlul Kitab sila eh. Sila yung kasama sa people of the book. Kristiyano at Hudyo.
tayong mga lalaking Muslim, pwede nga tayong mag-asawa sa kanila. Kahit hindi mag-Muslim, basta mula sa Hudyo at Kristiyano na babae. Pero bukod dito, mga Hindu, mga Sikh, ano pa yung mga ibang religion, Buddhist, ano pa man ibang religion is hindi pwede. Pero pag galing sa people of the book, ay pwede. So anong problema? Bakit masyadong medyo parang ang init ng ulo natin agad sa mga basta Hudyo, Hudyo agad, ganon? Ako, lolo ko Hudyo from my mother's side. Isa siyang Swiss guy na Israeli, Jewish. Kasi kahit hindi, pero ano, ang Israeli kasi tribo. So kung kahit hindi man siya galing doon, pero mula siya sa tribo ng Israel, or baka Jewish lang siya, hindi ko alam kung converted ang mga magulang niya, kasi alam naman natin ang mga Israelites ay kumalat noon sa Europe. At yun, may mga iba sa akin na naging European citizen na. So ang papa ng mama ko ay isang Hudyo, pero napakabait sa akin ng bata ko. Binibilan niya ako yung favorite ko na pandesal na may asukal, yung tinapay sa bakery, yung unang dating namin sa Pinas, 2002. Napakabait na lolo, sa totoo lang. Kahit alam niyo, Muslim ang mga apo niya, siya ay Hudyo. Parehas kami hindi kumakain ng baboy. Ang Allah din sinasambay, ang Allah sinasamba ko. Ang propeta nga lang niya si Moses, pero si Jesus hindi siya niniwala. Yung nga lang, ako ang propeta ko, ang last si Prophet Muhammad, at ang si Jesus ay propeta ko din, si Moses din ay propeta ko. Yun lang ang pinagkaiba. Ano? May mga pagkaiba pero may similar. Okay, yun din ang, ano, ang pinakapunto doon. Kasi pinadala si Moses sa kanila, at yung mga batas din is halos similar, na bawal din ang baboy sa kanila at yung mga iba pang haram. So anong problema kung isang Hudyo umupo sa tabi mo, bugbugin mo agad, patayin mo agad, porkit Hudyo? Yung ba ang turo ng Islam? Sa panahon ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, ang daming Hudyo mga kasama niya. Tapos, di ba dinawahan niya, may mga nag-Muslim din sa kanila? So anong problema? Ito, ginagawa yun ng issue kasi porkit sikat na scholar, sasabihin, gagawa na yun lang story na traitor, umuupo sa katabi ng isang Hudyo. Sa totoo lang, yung Hudyo, parang may pagkukulang yung sombrero niya. Kasi yung sombrero niya parang pang cowboy. Parang siyang, hindi ko alam kung masasabing faking Hudyo. Kasi mas original pa yung cap ko na ganyan eh. Meron akong nabili dito dahil yung may gagawin akong video patungkol sa Palestina at Israeli. Bumili ako ng ganung cap. Talagang diretso siya na itim, ganyan. Hindi siya pang cowboy. Talagang pang Hudyo siya na style. So, ewan ko bakit meron dito. Nabili ko siya. Ngayon, yung cap niya parang pang cowboy. Mukha siyang hindi talaga gire-representa ng isang followers na Hudyo. Anyway, yun ang matutunan natin dito, na huwag tayo basta-basta makuha sa fake news, sinisiraan ng mga imam natin, sinisiraan ng mga daya, mga duat natin, sinisiraan yung mga ganito katulad ni Mufti Menk at yung mga iba pa, na huwag tayo basta mag-ingat tayo, makinig sa mga iba na gusto lang nilang malagyan ng, gusto lang nila magpapansin nyo, yung mga journalists o yung mga ibang ganitong balita na gusto nilang i-connectado sa kanilang issue o sa kanilang desire na kagustuhan na pagbabalita. So tayo, alhamdulillah, Muslim tayo. Ang Islam is kayapayapaan mula sa salitang peace, salam. Ang ating trabaho, maipahayag ang mensahe sa lahat man ng tao. Yes, lumalaban tayo pag nagkamali sila, pag may against na, pag may sinasakop na sa atin. Yes, andyan tayo. Pero sa turo ng Islam, lalaban tayo sa turo ng Islam. Hindi ka basta-basta mag-ano ng tao, mananakit ng tao, bagkus may justice kung bakit. Naintindihan mo yon? Kasi ikaw din mananagot sa harap ng Allah sa kabilang buhay. Kung basta-basta ka na nag-rebelde, basta ka na patay ng tao, ano na yan? Daesh na yun. Sinasabing Khawarij na yan. May pagka-ISIS ideology na yan. Malayo na yan sa tamang turo ng Islam. Hindi ganyan ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun, inshallah, sana may matutunan tayo dito. At yung about sa fake news, kung sinisira yung ating mga picture, intindihin natin muna kung ano talaga yung nangyari. At yung about sa Hudyo, anong problema doon, sila pa ngayon dapat yung malapit sa atin. Sila naman talaga yung malapit sa atin eh, ang Hudyo at Kristiyano. Kasi yung the rest, mga Buddhists, mga Hindus, napakalayo na nila sa atin eh. Ang Diyos nila napakarami. Dito sa Hudyo, ang Diyos pa rin nila ang Allah. Pero pasaway sila, no? May mga labag din silang ginawa. Ang Kristiyano, ang Diyos din nila ang Allah. Yes, mga Arabong Kristiyano, puntahan mo yung mga Arab na Christian sa Lebanon, sa Jordan, sa Egypt.
Magugulat ka sa loob ng simbahan ang tinatawag nila ang Allah. Pero may pagkukulang. Bakit? Kasi nilagay nila sa Isa ang anak daw ng Allah. So yun, may mga nilabag din sila. Pero sila talaga yung parehas na naniniwala tayo sa Allah. Yung nga lang sila, may pasaway ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano naman is nagtambal sa Allah. So yun, nagmumukha silang parang sekta. No? Pero naggawa silang sariling religion. Pero kung ikukumpara sila siguro sa mga ibang sekta na Muslim, mga Sufism, mga ganun, parang ganun din yung pagkukulang nila. No? So anyway, malalim na usapan yung about sa akida. So at least dito, na clear natin yung issue na nangyayari. At minsan, nangyayari din sa mga ibang duat yan, tulad ako. Yung minsan, na-issue na din na ganyan sa about sa Palestine. Kasi yung mga iba nangyayalam, wala talagang alam sa katotohanan na nangyayari doon. Yung katotohanan na nangyayari sa problema o sitwasyon ng mga tao doon. Basta kung ano yung sinubo sa atin ng social media, doon na tayo. Imagine mo. Dati may ginawa akong video patungkol dyan sa Gaza at about sa mga resistant doon. At maraming pinagmumura-mura ako sa PM. Sinasabihan pa akong hipokrito, munafik. Lahat daw ang pamilya ko ay Hudyo. Alam mo, parang sa totoo lang, ang sarap niyang kunin, ipamukha sa kanya. Sino sinasabihan mo Hudyo? Ha? Gusto mong tumira sa Gaza kasama ang pamilya namin para makita mo sinong sinasabihan mo ng Hudyo? Kami nga yung epektado doon, ni tatay ko anytime pwedeng mamatay tapos gumagayang ka pa sa harap ko. So, may mga taong hindi alam yung kanilang ginagawa, hindi alam kung sino ang kanilang kaaway. Kasi tayo, masyado tayong democracy sa Pinas eh, no? Konting ano na lang, drama na tayo, labas na tayo sa kalsada, mag-rally na tayo, no? Hindi yan ang turo ng Islam. Huwag emotional, huwag ipaira lang emotional, no? Kasi magmumukha ka talagang sobrang ignoranting jahil sa iyong relihiyon. Pag lalabas ka sa kalsada, magwawala ka na lang. Di na inano mo yung emotional mo, hindi na utak ang ginagamit mo. Halatang kulang ka sa pag-aaral sa Islam. Nagwawala ka agad dyan sa public. At which is bawal din ang pag-arali sa Islam ng basta-basta. Akit yan, may mga rulings yan. Kasi lalabas ka sa kalsada, mag-arali, mag-rebelde ka sa leader. Malalim na usapin yan sa ibang video na lang yan. Maraming salamat po at sana nakatulong itong video sa atin. Naway gabayan tayo ng Allah at ingatan tayo sa mga gaitong taong nagpa-plastic, nagpa-fake news sa atin. Tulad yung account ko may nagpa-fake news ngayon. So, hanggang doon lang po. They wrote, oh, this was an iftar celebrating normalization of whatever, whatever. And they wrote whatever served their agenda, which I felt was very, very wrong. You know, I didn't think so badly of Al Jazeera or others until I saw this article and I said to myself, the person here doesn't know the damage that they're doing. Intentionally, they have misconstrued, misinterpreted, written a headline that's going to get across the globe that is so false. It is absolute rubbish. I just want to clarify, we stand with our brothers and sisters in Palestine and with Masjid al-Aqsa forever. Forever. We stand with them. We believe in the cause and we believe in it forever. And for your information, the last time I tried to go there, they denied me entry.